Alright mga kababayan, Johnny the Vlogger ulit at nandito tayo ngayon para sa update dito sa Manila Bay. And it so happened, nandito ako ngayon sa pwesto nitong, ayan o, chararan. Ito ho yung phase 2 at yun hong nando sa kabilang side na yun, ang yung original ho yung phase 1. Hindi, tsaka hindi pa sila maglalagay ng breakwater doon na patuloy wala kasi para pag pumatok yung alon, hindi matamaan yung pinakabit dito. Ano po ito? Kinukonsider din nila yon pero least option dahil may technology sila rito nila. Pangit tingnan. Ano? Pangit po. May technology silang in-apply. Meron dito kung narinig nyo na yung geotube, geotextile. Bali yung itsura nito, so nilinis yan, tinanggal yung mga burak. Ngayon, nilataga nila yan ng pinalitan yung mga buhangin na tanggal yung mga burak. Oo, kita nga, inaano nila. Pinidiretsing talaga. Pinalitan ng bagong buhangin, malinis, walang basura. Para hindi mag-contaminate. Tapos nilatagan na dyan ng ano, ng minakalatag na yung parang banig na tawag doon ay geotextile. Kaya yung geotextile na yun, doon ho ilalatag itong buhangin. Hanggang sa kumapal, katulad doon sa kabila. Tapos yung mga gilid niyan, pinaka-boundary niyan, nilagyan ng mga geobags. Yung laman ng mga geobags na yun, ano, mga buhangin din, para tumigas, makompak. Mag-isilbi silang pampatibay. Kaya kung napansin niyo yun doon, parang experimental. Ilang bagyo dumaan eh, nagkaroon lang ng basura sa ibabaw. Diba? So ano ang masasabi niyo rito tayo no, sa proyekto na to? At saka, ito yung tanong ko. Noon hong panahon ng mga nakaraang gobyerno, ano po ang itsura nitong Manila Bay since dito lang po kayo banda nakatira? Maglakad ka rito, mabaho eh. Maamoy mo yung dagat, mabaho talaga. Ay, totoo po yan, napakabaho. Saka walang control, dami. Nag-ano lang dyan, tapo lang yan, tapo sila dyan. Ginagawang dump site? Oo, parang ano, ganun na. Kanino hong panahon yung ginawa itong beer house? Hindi sila mo yung isa. Atienza? Atienza. Atienza. Ano ang masasabi niyo sa project niyang yun? Nakita ko yung old video. Nilagyan niya pa pala ito ng dinosaur. Hindi ko lang natin. Medyo na naabot yun. Nakita ko lang yung video, achievements niya daw sa Maynila. At isa itong Manila Bay. May beer house, tapos merong naglalakihan dinosaur. Tingnan mo ng beer house niya, lahat ng tubig. Punta doon. Dito yung tubig. Contaminated talaga yun doon. Talaga ano. Ganun talaga. Eh wala. At least nang umupo na yata sino yan? Hindi ko na matandaan. Si Erap? Si Erap yata. Yun, tinanggal lahat ng yung mga club-club dito. No? Tinanggal yung mga club dito. Yun si Erap po yun ang panahon. Yung unang parte ng termino niya. Oo. Yun. Ngayon nang si ano na, lalo mo, medyo na-control kung si Lim na si Lim. So, wala. Itong pinakamaganda ngayon. Ito yung pinaka the best. Magiging daw, magiging ano daw, burakay ito. Yung sabi nila parang burakay. Parang burakay. So, magiging malinis, pwedeng languyan ng mga bata, eh, ganda na yun. Alam niyo ba yun ang purpose nung kumbat itong nilinis? Year 2008, lumabas yung petition, ay lumabas yung desisyon ng Supreme Court doon sa mga nagpetisyon at api-apila ng gobyerno. Meron ho kasi mga residente rito sa kahabaan ng Manila Bay, nagsampa ng reklamo sa korte. I think dun tagabandang Cavite yun. Ngayon, ang utos ng korte, sige, gobyerno, linisin nyo yan. 2008, lumabas na yung final na desisyon. Imagine ho ah, gobyerno inutusan ng Supreme Court na linisin. Umapila, dahil ayaw gawin. Mandato nila yun. 2008, panahon ni Gloria, lumabas ang utos, yung continuing mandamus, linisin ito 13 agencies ng opisina ng gobyerno sa pangunguna ng DNR, linisin ito, ibalik sa dating ganda at to the point na pwedeng languyan, mag-skin diving yung mga tao dyan, mag-swimming swimming. Diba? E nung araw pala, beach resort ito. Oo, nung araw, alam mo, nandito na ako noon, nag-uwi lang dito. Wala yan, puro dagat to hanggang dito puno. Wala pa yung mga wala pang ano yun, yung mowa. Mowa, wala pa yung puro dagat dito hanggang dito. Ngayon ang panahon yata ng tinambakan na, nakita ko yung hinihigop nila yung mga buhangin, tinatakot.
Yun, nag-upisa na. Pag-reclamation na. Reclamation, naging reclamation na. Inaalala ko nga ho, nung bata ako, pinaliliguan ako ng papa ko. Nandinig ko nun, sa baklaran, kasi hikain ako. Tapos maliit pang bata, dinadala ako rito ni papa, pinaliliguan ako. Yun ang hinahanap ko rito. So yun pala yung na-reclaimed na area ng MOA. Oo, yun. Yun pala yun. Kasi sabi ko, hindi pwede yung yacht club. Ang kitid nito. Hindi, doon. O yun, natatandaan ko sa memorya ko, mahaba yung shoreline. Yeah, oo, hanggang doon sa, alam mo yung lampas ko ng Gundia yun eh. O, kita nyo na. Grabe. So ito ngayon yung pinaka the best. Ngayon ito, magiging Malaboracay daw to. Pero wala pa kasing nakukunan ngayon ng dolomite sand. Hinarang ng mga environmentalist ko no, sa Cebu, na to show the way yung dolomite na ginamit dito, yung raw nakakalbo, nakapudpud ng bundok nila. Yung pala, 20 years na pala yung planta ro na nagbebenta ng dolomite sand. Okay lang ho ba kayo dyan? Kahit na yung beachfront na yan, eh, ganyan lang ang kulay ng buhangin. Tama ho kayo ron. Hindi kailangan ng puti kasi alam na, di ba? Basta malinis. Alam niyo magiging development nito. So yung HDP pipe na yung itim, doon yan buga niyan. Pero ito ho, yan pong seawall, may tubo ng itim yan, mas maliit doon. Meron na ho. Doon sa mga imbornal, sa mga outfall na tinatawag nila, meron diyang naghahatid ng tubig yung mga galing sa mga sewage. Yung mga galing sa mga iniindoro, yung mga paliguan. Hindi na ho pupunta, hindi gaya dati, direkta dito. Kaya namumuti yung dagat minsan eh. Ngayon, doon ho ang punta na sa water treatment facility, sa STP, doon sa dulo. Paglabas ng tubig, minsan naglalabas sila ron ng tubig, pinakikita sa mga tao. Palabas po. Doon mismo sa Manila Yacht Club, ang labas ng tubo, kulay mineral water, napakalinis. Pwedeng ano, pwedeng pagliguan. Anong pangalan nyo, Tay? Ano, Nazareno. Nazareno? Oo. Yun. Saan banda kayo rito? Na, ano? Sa Ocean Tower. Ah, sa Ocean Tower. O, eto mga kababayan ha. O, si Tatay Nazareno. Diyan ho sa may, taga dyan ho sa may Ocean Tower. Saksi ho siya sa mga pagbabagong naganap dito sa Maynila. Pagbabagong pumangit ito. Pagbabago kung paano nagkaroon ng mga reclamation dito noon. Yun, hanggang sa totally nawala na, nagkaroon na ng MOA. Ngayon, eto naman. Nung bumaho, dumumi, nagkaroon ng beer house, natanggal. Yun. Pag ano ho, normal na may mga basura dyan, na mabaho yung lugar. Ngayon, wala hong amoy, Tay, di ba? Kung hindi nga lang pandemic, hindi ako mag-face mask eh, kundi lang bawal eh. Di ba? Kahit na ganitong may undergoing construction, ayan, eh, walang amoy. Wala. Masarap mag-exercise. Oo, nakaunta na nga. O paano po? Maraming salamat po, Tay. Sige po. Okay. Alright. Thank you. O yan si Tatay Nazareno na interview po natin. O. Mga dilawan dyan. Ayun po si Tatay Nazareno. Naglalakad-lakad. O. Nag-i-enjoy po siya. May edad na nag-i-enjoy po siya rito sa exercise niya. Kaya, hindi na po katulad nung dati na mabaho ang Manila Bay or ang Bay Walk. Saan ka pa mga dilawan? O, yung grupong ano dyan, ha? Grupong akbayan. Papetipetition pa kayo, mga walang iya kayo, para ipakontempt sa Korte Suprema ang DENR. Manigas kayo. O, diba talo kayo? O, shame on you, guys. Shame on you. Alright, and this is Johnny the Bugger once again. Don't forget to subscribe. Click like. Aba, i-share nyo rin po. At saka, manood po kayo, maki-join po kayo sa mga live discussions po natin. Mga banat po natin ng live. Hapon ho, alas 12:30 ng hapon, alas 2, ganyan. And then sa gabi ho, alas 8 or alas 9 ng gabi or sometimes alas 11 po ng gabi. Alright, so kaya kapag ka mag-subscribe kayo, huwag nyong kalilimutang pindutin kasama ang bell notification button para ho, ma-update rin kayo anytime na may in-upload ako or meron akong invitation sa aking mga live streams. Alright? Maraming po salamat. God bless. Because God
God loves you, right?